Patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong sa lalawigan ng Batanes matapos mag-iwan ng matinding pinsala ang Superbagyong Julian. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Tubig ang isa sa pinakakailangan ngayon ng lalawigan ng Batanes matapos na naging pananalasa ng Bagyong Julian. Kaya malaking tulong para sa kanila ang mga inuming tubig na dala ng panibagong batch ng relief goods kasama na ang mga bigas na dala ng C-130 aircraft ng Philippine Air Force ngayong araw. Ayon kay Batanes PD Remote Chief Liz Pama, ito ngayon ang kanilang pinagtutunan ng pansin. Nakadagdag pa dito ang kawalan ng kuryente na siyang kailangan para mapagana ang water pumps para maibalik na ang supply ng tubig. Malaki yung effect nung pagkawala ng water supply. Unang-una nagdito kasi basic need yun eh. Kailangan ng inumin ng mga tao. Then second, kailangan namin ng tubig for the different services po. Like yung pag-flushing sa mga daan at yung pag-clearing ng mga bahay na naapektuhan ng baha ng flood. Dahil dito, naglagay muna ng generators at sa ilang water sources sa probinsya habang tinututukan na ng electric cooperative sa lugar para maibalik ang supply ng kuryente. Nasa 8 barangay lang mula sa 29 na barangay dito sa probinsya ang may tubig. Inaasahan naman ang darating na tulong mula sa dalawang USKC-130J Hercules aircraft na una nang dumating sa bansa para magatid ng humanitarian assistance and disaster relief supplies sa mga naapektuhan ng bagyo. Ito'y sa pamamagitan ng United States Agency for International Development o USAID. Nagpasalamat naman si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa tulong ng US sa panahon ng pangangailangan na mahalaga para muling makabawi ang mga naapektuhan ng bagyo. Samantala, kasama rin sa iniinda ng mga residente dito ay ang nasirang mga bahay dala ng pagbayo ng bagyo. Isa lang to sa higit 100 kabahayan dito sa probinsya ng Batanes na nasira dahil sa malakas na hangin at ulan dulot ng bagyo. Wala nang bubong, wala nang dingding, hindi na pwedeng materhan. Ayon sa mga residente dito, ang Bagyong Julian ang isa sa pinakamalakas na bagyong kanilang naranasan. Pahirapan ngayon para kay Joel na muling maitayo ang kanilang bahay na nakita niyang unti-unting nasira sa kasagsagan ng hagupit ng bagyo. Sobrang hirap po kasi di ko alam kung saan ako mag-uumpisa eh. Di ko alam kung paano ko uumpisa, mag-isa lang din ako. So as in, wala, turiro utak ko, yung mind, ano ko talagang halos wala ako. Di ko alam kung paano ko anuin, saan ko uumpisahan. Mga nasiraan ng bahay, nabigyan na namin sila ng mga paunang tulong. Like sa food, sa kanilang pangailan, sa food, sa hygiene kits and family packs and kitchen kits. Sa mga totally damaged houses, sa mga families na may totally damaged houses, nabigyan din namin sila ng cash assistance, yero at mga lumbers. Pero anya, kulang ito, kaya panawagan nila sa national government ay karagdagang construction materials. Ayon sa Batanes PD Remo, aabot sa tinatayang 813 million pesos ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa probinsya. Ang windmill na ito na malapit sa kilalang Basco Lighthouse ay hindi nakaligtas at nasira din. Dahil din sa bagyo, nitong Biyernes na lang nakabalik ang commercial flight operation dito sa Batanes dahil sa naapekto ang air navigation equipment ng paliparan. Ngayon, kaugnay nito, tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga turista dito. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.